Sarap na stay natin dito sa Teacher's Camp. Ang dami ng klase ng bulaklak na nakatanim dito sa ano. Ang taas ng building. Yung mga kambot, ang ganda. Para kang nasa Amerika. Day 3 ng AGAP, si Soklap, and October 21. Sarap na stay natin dito sa Teacher's Camp. Napaka peaceful and fresh. Ikot muna tayo. Ako rin, laki ng lugar. Napakaganda ng aura para sa akin, ha? Para sa amin. Ito yung building na tinutuluyan namin. Yun yung parang acceptance nila ng mga customer. Maganda yon. And then dito yata yung mga medyo magandang tuluyan, yung mga kompleto, yung may kusina, may tables. At itong tinuluyan namin ay simple lang, pero satisfied naman kami. Yun yung grounds. And then, subukan natin pumunta dito. Hindi pa natin kasi nakikita itong, hindi pa tayo nakadaan sa lugar na to. Though nakapasyal na tayo sa baba, pero sa taas dito ay hindi pa. Doon yung kalsada palabas, papunta ng highway. At ang recto hall ay mahaba. At nasa likuran lang nito ang kalsada. Papunta doon sa kinakaina namin o kaya sa Victory Liner. Pataas yan, kalsada yan. Ang lamig ngayon dito sa Baguio. Ang sarap pumunta. Kaya tama lang talaga yung klima. Yan. Suha. Wow. Daming bunga. Okay, punta na tayo doon. Ang ganda ng garden dito, mga kambot. Ganda ng mga bulaklak, kung mapapansin nyo. Guest house din. Then, ganda ng garden.
Wow. Ang dami ng klase ng bulaklak na nakatanim dito sa ano? Sa teacher's camp. Marerelax talaga ang mata mo. Enjoy natin ngayon ang view ng teacher's camp kasi paalis na tayo bukas. Ganda talaga siya. Para sa akin. At huli, para sa mga kasama ko, maganda. Lalo na yung tinuluyan namin. Laki siya. Malayo sa mga sasakyan. Magandang huminga, siyempre. Hindi mo malalanghap ang usok ng mga tambutso ng sasakyan, krudo. So, nandito tayo ngayon sa tapat ng Josepa Escoda Hall. May hagdanan sa baba. Tara, baba tayo. Tingnan natin ang kabuuan ng building. Yan mga kambot. Ang taas ng building. Actually, may caretaker naman to. At malinis. Malinis pati itong hagdanan. Talagang merong mga nagme-maintain dito. Pero papakita ko sa inyo mamaya. May mga extra akong nakita eh. Talaga namang hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang mga iba. Balik muna tayo doon. Akit muna tayo. Grabe itong pine tree oh. Tingnan nyo, kinapitan na ng baging buong buo. Hindi naman pala baging, kinapitan ng vines. Which is, maganda naman ang effect ng vines. Ganda. Parang bantay na nakatayo. Kada isang building, mayroon talagang malaking ano ng tubig. Actually, ang lakas ng pressure ng tubig. Walang problema, kaya ang ganda talaga. Yung pressure ng tubig, parang makakahiwa ng lata. Sobrang lakas. At saka meron siyang hot and cold. Yan, pero cold natural yun, pero yung hot, hindi namin na-expect. Meron pala kahit yung ordinary na tinutuluyan namin. Kaya natuwa naman kami, syempre. Pinroblema nga ng isa kong kasama kung paano siya maliligo. Kasi nung una namin dating ay malamig lang ang tubig na natatouch namin. Okay, baba na tayo maya-maya doon. Talagang pine trees ang mga puno dito ng karamihan at counted dyan, no? May mga bilang. And I think kasama yan doon sa bilang sa dinadaanan namin papuntang teacher's camp. Pwede ka palang mag-jogging dito. Dito ka lang, di mo na kailangan bumaba. Kaya lang baka nakakaabala. Kasi daanan din ng tao to eh. Yan. At ang mga kanal dito ay in-rate talaga para daanan ng mga tubig na bumabagsak simula sa taas. Na siyempre mas maraming ulan yan kumpara sa natural na tubig sa ilog. At ang design talaga ng mga building ay pare-pareho, puro kahoy. Mga lumang design ng buildings. Wow! Ganda ng hall na to. Albert Hall. Ang ganda ng design. Ganda, parang sa Amerika. Puro kahoy at salamin. Napahanga ako sa building na to. Ang ganda. Ganda pala ng hall ng teacher's camp. Yung mga kambot, ang ganda. Para kang nasa Amerika. Ganda ng hall. Ganda ng building. Grabe. Oh! Ganda ng combination. Grabe mga kaambot, ang gaganda ng bulaklak. Ang liliit pero
Kala mo mga dahon lang, oh. Pero mga bulaklak yan. Nandito tayo sa tapat ng Albert Hall. Grabe, sarap na sarap ang mga bubuyog dito. Yan, mga hindi pa raw kasi season ngayon ng ano, ng mga bulaklak. Pero pag natsempohan natin sana to, siguro yun yung time ng pinambenga. Basta ganun. Basta ganun. Ito, ganda oh. Sangka pa. Di ba? Sa teacher's camp ka pa lang, satisfied na. Ayan mga kaambot, na kausap natin yung guard kanina. Kaya pala American type ang mga ang mga building dito kasi American, Amerikano naman daw pala talaga dito yung unang nag-stay at ang unang superintendent. Kaya pala ganun. Napakaganda ng mga bulaklak. Grabe. At syempre ito, yung pechay. Namumulakrak na naman yan. Ito, ginugulay ito. Ginugulay ba ito? Ay, hindi. Bulaklak rin yan. Inaloan muna nila ng pechay habang hindi malaki. Kung malaki na, o di pwede nang tanggalin. At yung mga bulaklak na tutubo. Napakasipag rin pala magtanim ng mga tao dito, mga kambot. Parang katulad din natin. Mga halamang gulay. Ayun mga kambot, balik na tayo. Galing tayo sa Albert Hall. Ang ganda. Marami pa sana tayong malalaman na story kung napagtanong pa tayo dun sa guard, no? Na alam din naman guard yung background ng Baguio Teacher's Camp. Dito pa lang sa pag-iikot-ikot mo ay busog na yung mata mo. Pakinggan natin yung tunog ng tubig. Water system ng teacher's camp, kaya siguradong hindi ka bababahin dito. Wow! Hindi pala kami doon ibinaba ng taxi. Nakalimutan ko na eh. Parang doon lang banda sa ano. Doon mismo nga pala sa ano, sa client acceptance hall nila. Balik tayo doon sa sinasabi ko kanina na ipapakita ko mga extra. Ganda ng ano. Sana hindi sirain ang mga dumadaan. Yan mga kambot, hindi ko alam kung nakikita nyo yung nakikita ako eh. Ayun mga kambot, since daanan kasi ito, ay hindi ko alam kung nakikita nyo to kanina pa. May mga nagtatapon talaga ng ganito. Hindi natin maiwasan sa mga Pilipino talaga. Natutunaw siya, pero kalat pa rin yun. At sa isang lugar na maganda, sa gobyerno, nililinis to, pero hindi natin naiingatan. Pero syempre, hindi natin alam kung sino yung mga naglalagay ng mga extra na to. Akala ko sa mga beaches lang, dito rin pala. Diba? Sana maging aware tayo. Ang ganda ng lugar eh. Para sa akin mga kambot ha. Ganda. Tingnan nyo. Magtatanim tayo ng mga maliliit na pine trees. Ayan oh. Mga maliliit na pine trees yan. Yan. Ang dami yung may mga stick. Galing no. Inaabangan na nila agad. Pinupuno talaga. Pero kung sasabayan natin ng mga ganito, masosuffocate ang environment natin. Biglang nagbago boses ko. Ayan mga kambot, sa mismong daanan, ay mga talagang ito, siyempre yung mga plastic na yan, hindi yan na tutunaw.
Pero napaka-particular yung mga face mask talagang. Siyempre, sino ba naman magtatapon yan? Tao, siyempre. Hindi naman hayop. Ganda ng lugar pag dumaan ka dito. Pero may mga ganto. Plastic. Plastic. Akala ko sa tabing dagat lang makikita. Noong unang araw, pagdating ko dito, nakita ako na siya eh. Parami ng parami. Siyempre, sa lawak ba naman ito? Hindi lahat ito mababantayan ng tagalinis. Ang dami, oh. May naiwan pang sapatos. Kung mga foreigner ang pupunta dito, madidismaya mga kaambot. Grabe. Talaga meron nag-stay dito at nag-party. Pero yan, ang iniwan. Face mask. Daming face mask. Meron pang Vitamilk na bote. Ganda mag-stay dito, lalo na pagtuyo. Kahit ngayon, maya-maya, pag uminit yan, ganda mag-stay. Yan ang mga bahay-bahay niya na pwede niyong mag-jamming-jamming. Hoy mga kambot, yun lang ang pag-ikot natin sa teacher's camp. Huwag na tayong malungkot kasi overall naman ay maganda. Pinakita ko lang yung mga extra. Ganun talaga, kailangan natin ipakita eh. Diba? Hindi natin kailangan itago ang mga bagay-bagay na dapat na mabago. Overall, satisfied. Namang magawa, di ko man sabihin na parang gusto ko rin magpalipas nga ng magdamag sa lugar mong madilim. Oh, nahihibang sa kayuman ng iyong halik, hindi pala mapigil ang pananabik. Inakit mo